Ka-printers! Magandang araw dyan, SirTon! Magtuturo na naman tayo. Welcome to my channel, SirTon Prints. Mabuhay kayong lahat, okay? If this is your first time sa channel ko na ito, click nyo lang po yung subscribe button together with the notification bell para lagi kayong updated sa mga next natin na tutorial videos, okay? Shoutout muna ulit tayo, no? Para madandaan natin yung mga atraso. Okay. First, big shout out to Sir John Mark Lucy or Lucci, kung ano man yun. Tama man yung pagkabigkas ko, no? Naka-post dyan. Solid ka talaga, Sir Ton. Dami ko natutunan. Subscriber him since first vlog nyo. Wow! Since, ano pa to? Mayo pa. Okay, pa-shout out next tutorial. Shout out sa iyo, Sir John. Okay? Next! Big shout out to Sir Milkus Cabrera. Okay? O Miko Cabrera of Pricks Print. Yan, Sir Ton, maraming salamat sa napaka-informative na video. Isa na naman problema ang nasagot. Shout out. Big shout out sa iyo, Sir Miko Cabrera. Okay? Next, big shout out to Sir Arnel Maborang. Maraming salamat, Master. Marami akong natunan. Kala ko, alam ko na yan. Pero napanood ko. Dami ko pa pala, di alam. Keep safe. Abuhay ka. Pa-shoutout. Oh, Sir Arnel Maborang. Big shoutout po sa inyo, Sir. Okay? Next. A big shoutout to Sir Edison Jan Alyag. Sir Ton, pa-shoutout po sa asawa ko. Asawa at anak ko, nawa ay maging successful kami sa business namin. Salamat. Good luck and God bless, Sir, sa business niyo po, Sir Edison Jan Alyag. Okay, big shout out sa inyo, Sir. Then we also have Sir Erwin Lloyd Budomo Camacho. Okay, congrats, Sir, pa shout out next vlog. Shout out, Sir Erwin Lloyd. Keep safe. Okay? Next, big shout out to Sir Anthony Itoki Istokya. Hey, nabubulod ako eh. Sir Ton, pa shout out po sa next vlog. Thank you. Shout out Sir Anthony Itoki Istokya. Okay? This one, ito may YouTube channel din. Sir Gerson Flores, big shout out sa inyo, Sir. YouTube channel niya is Gerson Flores TV. Okay? Sir Jason, big shout out. Good luck and God bless din po sa inyong negosyo. Sir Romeo, o yung nakalagay dyan, Sir Romeo. Wait ko yung video niyo, Sir. Shout out na rin sa next video. Okay, Sir Romeo, big shout out po sa inyo. Yun lang yung nakalagay na pangalan ni Romeo. Okay? Yun lang muna for today. Sa susunod, yung mga next natin na isa-shout out. Okay. Now, for today, at kababalitaan ko muna kayo, remember yung last tutorials natin wherein gumamit tayo ng iba't ibang klase ng photo top, okay? Matagal-tagal na rin, no? It's been around 3 to 4 days na yata nakalipas since nung sinuot ko yung video na yun at dinikit. Ito na siya, yan, no? Nakabilad to sa arawan, araw tsaka ulan. Ang good news, wala isa man dun sa tatlong tinesting natin ang natuklap or bumitaw dun sa pagkakakapit sa vinyl niya, sa ano niya, sa sticker niya. So we have here the LB photo top, the glossy yung quap at saka yung Polaris. So yung tatlo hindi bumitaw. Okay? So maganda. Tapos, ganun din, dinikit ko rin siya sa maliit na battle or maliit na lagayan. Kasi itong isa, malapad. So, ang tines ko dito kasi kung malapad man or makitid yung pagditikitan, kung bibitaw ba yung photo top niya or magkukos ba yung photo top para bumitaw yung sticker. Wala namang naging problema, mga sir, mga ma'am. Okay, mga ka-printers, okay yung tatlo na ginamit ko. So, itong dalawang to, naulanan, naarawan for around 3 to 4 days na yata kung di ako nagkakamali.
still nakakapit, no? Hindi ko lang alam kung bakit may mga nagka-post or nagre-reklamo or nagkakaroon ng problema dun sa mga stickers na ang dahilan daw ay yung phototop ang umaato ang nagiging cause bakit bumibitaw yung sticker. I'm not sure ha, pero siguro gagawa natin ng another tutorial on that part. Ano naman, i-review natin yung different brands of printable vinyl sticker kasi yung ginamit natin sa demo na yon sa tutorial na ito is the Quaff. So titingnan natin yung ibang yung ibang sticker na, pero so far yung mga phototop na ginamit natin okay siya, napulog pa. Okay, okay yung pagkakadikit niya, walang bumitaw. Okay? Now, for this particular video tutorial, ang gagawin naman natin, have you tried, no? Aside from the phototop, meron pa kasing isang ginagamit na material para maging water resist at scratch proof yung stickers. I am not sure kung nagamit nyo na to or may nakapagsabi na sa inyo or sinisikreto ng karamihan. Okay, ano yung material na yon? Ito. Yan. Ito yung kung tawagin na smooth film. Manipisto na pang laminate. Ginagamit to karaniwan pang laminate ng business cards. Yan. Merong matte at meron ding smooth. Yung smooth, this is glossy. Pero smooth film yung tawag. Thin film. Okay? Sobrang nipis kasi nito. Okay? Mamaya, no, i-demo natin. Check natin kung okay siya gamitin as kapalit ng phototop. Ang phototop kasi, di ba, medyo, syempre, mas mahal. Kaysa dito, mas mura-mura ng konti. Tingnan natin kung papasa rin siya sa adhesiveness niya, sa cutting, kung madali siyang i-cut. At, ano pa ba? Ayun lang muna. Isip tayo mamaya kung okay siya, no? I-compare natin siya dun sa mga regular na phototop na nabibili natin. Okay? Approve! Tara, let's try natin. So, this will be the design na ipiprint natin dun sa sticker na pagkakabitan ng hot laminating smooth film. Okay? Naka-layout to ngayon sa silhouette since ang gagamitin ko na cutter ay cameo. No, para i-test na rin natin for print and cut. For the settings, I'm going to use 5, 6, tapos 13, no? 5 blade, 6 speed, 4 eye, 13, no? For the meantime. For testing lang naman din ito. Okay? So, this one will be printed sa Quap na printable vinyl ang gagamitin ko. Okay? Standby. So, ito na yung printout. Ito na siya. Yan. So, may registration marks na yan. Now, isasalang natin ngayon siya sa laminator together with the smooth film. Okay? Tingnan natin paano ilapat. So, kahit alin dito naman sa dalawa ang nagagamitin, walang problema, no? Pakita ko na lang din kung ano yung itsura niya sa loob. Siyempre. Okay? Ang film, magamit ako ng smooth para medyo glossy naman, no? Yung film, okay, dandaan sa pagugot kasi, ayun, no? Sobrang nipis, para siyang onion skin. Ayan, no? Okay? Medyo lukutin, eh. Ayan, eh. Oh. Ayan. Ito lang yung medyo magiging problema nyo sa film na ganito. Yung hot lamination film. Kasi nga,
lukutin siya. Pag hinaltak mo ng mabilisan, tulad niya sa loob, malulukot ka agad yun. Oh. Musungkit ko na lang ng ruler. Ayan. Now, buksan natin siyempre yung laminator. Okay? This one is hot lamination. Hindi katulad ng phototop na cold lamination. Ito, hot. Okay. So, kuhanin natin yung sticker. Sa sandwich mo sa gitna. Okay? Sa sandwich natin. Yan. Lukutin eh. Apaka ano, sensitive ng konti. Medyo madali siyang malukot eh. Okay? Yan. So, ang settings nito sa hot lamination, sa akin, ano lang, 140 degrees hot lamination. Ayan, nakasetup na. Lapit tayo konti sa ano, sa laminator, ha? Now, ang diskarte ko dito, para medyo maiwasan yung paglukot niya, medyo hinahata ko pabalik. No, to, binibigyan ko ng force. Okay? Nilalabanan ko yung hatak ng laminator para medyo ma-stretch yung film. Okay? Pag hindi mo kasi ginawa yun, hinayaan mo lang siyang kainin basta nang walang lumalaban na counter force sa kanya, may tendency malukot. Okay? Salpak ko ha. Yan. Tapos, atake mo konti. Bigyan mo ng konting force. Para maiwasan yung lukot. Yan. Pag hindi mo ginawa yon, sigurado may lulukot na part dyan, may guguhot dyan. Ayan, no? Solved, no? Walang nagbubbles, hindi lumukot, hindi gumuhit. Okay? Yun yung discarte doon, kahit sa likod, wala, yo. Yun nga lang, back to back, syempre, parang, para siyang nakalaminate talaga ngayon ng yung ginagawa sa PVC. Pero wala problema kasi yung likod, sticker lang naman yan. Kailangan, hindi mo naman kailangan yung backing yan. Eh. Padanin ulit natin ha. So, naka-hot laminate to. At this time, wala na. Hindi mo na kailangan tacking yan. No? Ididikit na lang natin ng maigi. Okay, patayin ko to. Ayan na siya. Medyo mainit-init. Siyempre, hot laminated ngayon. Hindi katulad ng phototop na cold laminate. Ayan. Proof. Ayan. Tapos, siyempre, scratch proof na yan. Hindi mo na makutkot yan. Unlike kung walang phototop or walang ganito, smooth film, pag kinatkat mo yan, sigurado yan bibitaw kasi yung print natin, pigment, no? And scratch proof na siya at the same time. Siyempre, tingnan natin mamaya kung water resist to. Okay? Now, isasalang ko sa cutter. Okay? Kasi nga may registration. Tingnan natin kung maganda ang cut niya, makakat niya ng maayos. Okay? Wait. Okay, salang naman natin ngayon sa cutter. Nilagay ko sa cutting mat. Siyempre, para iwas din sa errors. Tapos, hindi magasgas, no? Hindi masyadong mahirap para sa blade. Pag nilapat ulit ang cutting mat, make sure na naka-align dito sa kulay blue na linya sa cutter natin. Okay? Now, ipipress ko na lang yung send dun sa computer para mag-start siya mag-cut. Okay? Okay.
So, binasa niya ng mabuti yung registration marks. Okay. Tingnan natin kung ayos ang cut niya. By the way, ito ay naka-ratchet. Naka-autoblade. Kaya, nag-check muna siya. Papalit ng settings, no? Ayun. Approve. Suabe. Sunod sa contour. Yan. So, hintayin na lang natin itong matapos. So, basa pa rin, no? Kaya niyang basahin. Parang sa ordinaryong ano lang, laminating, ato, parang sa ordinary photo top lang. Ito mas madali-dali, mas magaan-gaan para sa blade dahil manipis. So, baklasin natin tong sticker ngayon dito sa cutting mat, tapos check natin kung kamusta yung cut niya. Ganda o. Ayos naman yung cut niya. Okay. Okay siya. Medyo magaan-gaan yung settings natin, no? Force 13 lang. Pero siguro sa susunod itataas ko ng konti mga force 15. Unlike yung kahapon, yung isang ito nung nakaraan na video, ang ginamit ko kasi is force 25 para sa cutting sa photo top, which is napakabigat. Ayan. So, panalo to. So, pwede. Pwedeng gamitin yung hot laminating film na smooth o yung manipis. Okay. Check with the sticker. Ayan. Ayan o. Ha? Tapos, di pa siya mabigat. Di siya lumalaban ng konti. So, pwede pala, no? Pwede palang magamit ito. Okay? As your laminating film. Instead na photo top, okay, pwede nyo siyang magamit, no? Kaya lang, yun nga, medyo hahatakin nyo ng konti yung force kasi niya. Na medyo may batak ng konti yung force para hindi siya mag-cause ng lukot. Okay? Basahin natin, okay? Testingin kong basahin. Wait lang, gugupit na muna ng maliit. Babasahin ko yung sticker. Okay, wait. Oh, kumuha ko ng tubig. Basahin natin. Yan. Siyempre, wala. Waterproof. Water resist na siya. Galing na. Tapos, siyempre, scratch proof. Pamalit, no?
Kung gusto niyong i-testing, pwede naman. Okay? Kung sakaling wala kang phototop, gusto mong i-try, meron kang ganitong supply, smooth film ang ginamit natin, no? Hot lamination nga lang, hindi siya cold lamination. Ha? Galing, no? Probe! So, this one, isasama natin siya dun sa mga pang-testing natin, no? Ibababat iyan to. Ibibilad ko siya sa araw, sa ulan. Okay, kung hindi aangat. Okay, so, dikit natin siya dito. Mga pang-testing. Ayan. Ah. So, check natin after some time. Babalitan ko ulit kayo kung hindi bibitaw yung ito, hot laminating film na yung manipis, ha? Smooth or matte, pwede naman yan kahit alin dyan sa dalawa. Tingnan natin kung hindi ito bibitaw after some time, okay? So, kapalit ng phototop. Hindi naman sinabing kapalit, kumbaga kahalili. Kung wala kang phototop at meron kang ganyan, pwede nyo palang magamit, no? Pwede palang gamitin. Okay? Usually ito kasi ginagamit sa calling card. Sa susunod na natin na mga videos, itatry natin yan. Paano gumamit ng film na ganito. Okay? You have the smooth and the matte film. Yung manipis. Okay? So, ito yung naging resulta for the testing natin today. Probe! Okay, kung nagustuhan ng video, click like, tapos click nyo na rin subscribe kung hindi ka pa subscriber, together with the notification bell para lagi kayong updated sa mga next natin na tutorial videos. Okay? Once again, this is SirTon. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. God bless. Bye-bye!